Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. So, pinakinig ko sa kanyang mga payo, hindi ba siya nagutos sa akin ng panghambog o ay tumanggap ng sulat sa Maynila na nagpapatotoo sa bagay na ibinabalita sa akin ni Ibarra kahapon? Kung gayon doon, huwag niyong pagpakan. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Kailan ko ba malalaman ang kanyang sagot? Celia? Hindi. Pero natitiyak kong kasama natin siya. Inailigtas namin sa ni Don Crisostomo ang kanyang buhay. Dahil nga rin kaya ako'y pumayag, ipinadala ni Don Crisostomo sa Maynila ang aking asawa upang maipagamot sa mga lulubasang doktor. Ako ang sasalakay sa kumbento upang maipagiganti ang kawalang-hiyang kura! Ang nanlulusob sa kwartel upang patunayan sa mga sibil na ang aming amay may mga anak na lalaki. Maghiwalay tayo, may susunod sa akin. Ang inyong mga sandata ay bukas ninyo tanggapin. Sa gabi ng inyong pagsalakay, aking sagaw ninyo ay Viva Don Crisostomo. Ahabahan ko kung sino ang sumusunod sa akin. Tatay na huli nandating, pero siguro ay magbabalik din sila. Sino kayo? At sino rin kayo? Kagaya rin po ninyo. Ako'y maraming dalang baraha. Elia, saan kaya nagtatago yun? Tingin mo, sarhento. Hindi ko din alam, Tiniente. Ilang araw na din natin siyang hinahanap sa San Diego. Inaakala ba ninyong siya naniniwala sa ex-communion? Ngayon, kalagayan. Si Ibarra ay ibig magtanim. At upang magtanim, ay kailangan sumunod sa kaligan. Pero ako'y nalulungkot. Ang ating mga kabataan ngayon ay walang iniisip kundi panliligaw at pakikipagsaya.